morning sa inyong lahat. At ako ay magbabalik. Medyo matagal din ako nawala sa YouTube, guys. Kasi naging busy ako. Ako ay may isi-share sa inyong isang patok na negosyo ngayong quarantine. Isi-share ko lang, guys, muna. Ito ay, kung makikita nyo, hindi naman siguro ako mag-headbang kung hindi yun ang dahilan. So, ayan, guys, ang aking business ngayon, anyway, ito ay at home lang. So, mga nanay, yung mga nakatambay sa bahay dyan, at kung may makina lang kayo, ito, guys, ang isi-share ko sa inyo. Pinakapatok na negosyo ngayong quarantine. Ito, guys, ay magiging basic na natin kasi ito ay kailangan natin tuwing tayo ay lalabas ng bahay. So, ito ang ating face mask. So, ito, guys, ginawa kong fashionable. So, kung makikita nyo, ang aking face mask ay my partner. So, ayan. Nagkaroon ako ngayon ng fashion. So, guys, ang una natin gagawin ay magpa-pattern tayo gamit ang pinggan or kahit na anong round na may lapad na 10 and a half. So, ayan, guys, 10 and a half yung laki ng aking magiging pattern. So, bibilugin natin to ng ganyan. And then, igugupit natin itong bilog na to, guys. So, eto na, guys, yung ating binilog na pattern. Ipopold ko to ng dalawang beses at kailangan, guys, magiging pantay na pantay yung ating pag-fold. So, isa and dalawa. So, eto na, guys, yung ating magiging forma. Ngayon, babawas ako dito ng 1 inch mula sa pinakakanto. So, magiging ganyan. And then, kukuhitan ko yan ng straight na ganyan. So, ito na yung magiging gilid. So, lalagay muna natin yan ng ganyan. And then, ito naman, guys, babawasan ko lang to ng mga 3/4. So, ganyan. So, i-straight natin to ng ganyan. Kasi masyado na siyang makurba. So, ikaganyan lang natin. Or, ipopold natin ng ganyan. So, ayan. And then, yung dito naman sa ibabaw, ganun din yung ating gagawin. So, magbabawasin tayo ng 3/4 na ganyan. Etong portion na to ay paganyan. So, medyo pakorbang ganyan. Yan. Ito ang magiging itsura. Ito yung ating pinaka sa may ilong. Pinaka maganda para makita nyo. Itatabasin natin ito ng ganito. So, ito na, guys, yung pinaka sa may ilong para maganda ang fit ng ating face mask. So, ang magiging cutting nito ay by 4 kasi apat na piraso yan. Mag-aassemble muna ako, guys, ng face mask. So, ganito yung gagawin. Yung pinakalabas ng ating face mask ay lalagyan ko ng pasada o yung 1/4 top stitch sa bawat allowance para naka-open yung allowance. And then, i-join ko sa may bandang ibabaw o sa may bahaging bandang ilong. Pagsasamahin ko yung lining at saka yung pinaka-body. Ayan. And then, lalagyan ko ng 1/16 na top stitch. Para naman sa string, ang gagamitin ko naman ay self-fabric o yung neoprene din mismo. Kailangan naman natin ang dalawang 6 inches na string. Sa pagkabit naman, guys, ng string, ibibisting ko muna yung ating tali sa magkabilaan. So, parang ganito lang. And then, isasaklob ko na yung pinaka-lining doon sa body.
So, papasadahan naman to ng paikot hanggang doon sa kabilang side. Ngayon naman guys, ay papaliktarin na natin at itadaan natin doon sa maliit na butas sa gitna na aking iniwan. So, madali lang ang pagbaliktad nito guys. At ito na yung itsura ng face mask na neoprene. Guys, so ito ngayon ang order sa akin. So, meron akong black, may royal blue, may yellow, may emerald green, may pink, may old rose, may brown, may black, may navy blue, may fuchsia pink, may gray. So, ang dami kong kulay na ginagawa nito, guys. So, ito yung aking business ngayon. So, ito lang yung face mask. Ayan. So, ganyan lang ang packaging ko ng face mask. Bali, royal blue yon. So, ito, walang kasamang headband. Ganito lang siya. So, ang packaging ko naman, pagka face mask lang ay ito. Maliit lang yung plastic para hindi masyadong aksayado. That's. So guys, ito yung aking advice sa inyo. Kung gusto nyong ma-maintain yung inyong clients, kailangan ma-maintain nyo rin yung quality. At saka, kailangan din marunong kayo sa pakikisama sa aking mga clients. So, yan ang aking kunting tip. Kailangan maging totoo tayo sa ating ginagawa. Huwag tayong mandaya, kumbaga. Guys, pagpasensyahan nyo na muna. At ako ay hindi makapag-upload palagi sa aking channel kasi nga sobrang busy ko. So, ito. Ito naman ang yellow. So, marami siyang order sa akin, guys. Meron siyang maroon. Ayan. Natuwa dito sa aking ginagawa kasi maganda daw ang lapat at presto. So, ayan. Kaya yung mga nakabili na, nag-order ulit at nag-recommend pa. So, ayan. Kaya dumami yung aming clients. At saka yung quality maintain. Kumbaga, hindi bara-barang tahe. Malinis ang loob at labas. Hindi ito guys ibig sabihin, hindi siya yung pang ilang beses lang nagamitan. Pang matagal ang gamit to. Kasi washable. Ayan, washable siya. At malinis tingnan. Pati ang loob, malinis. Ganyan. So, yan guys, yung aking sekreto. Sana nag-enjoy kayo guys sa aking pinakita for today. At pagpasensyahan nyo na, hindi mo na ako magpapakita ng aking mukha. Kasi ako ay grogin-grogin na. At saka, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang videos na darating, lalo-lalo na sa aking tutorial. At sana maging safe tayo lahat. Have a great day. Bye-bye!